Hi guys, so welcome pa rin sa ating module 14. So let's proceed sa example number 4. So 3-wheel loads roll as a unit across a 44 feet span. The loads are P1 4000, P2 8000 and separated by 9 feet and P3 6000 at 18 feet from P2. Determine the maximum moment and maximum shear in the simply supported span. Okay, so ngayon class, ang analysis natin is under na ng 3-wheel load. So, paano naman siya? So, the same lang, no? Basta sundin lang natin yung general rule. So, first is, i-draw natin yung, ano, yung beam. So, sabi yung beam is, ano daw, 44 feet. So, this one is the center line. So, ang distance nito is 22. So, center line. And then, after that, na-drawing naman natin yung magiging orientation ng mga wheels natin. So, P1, P2, 4,000, saka 8,000. So, P1, 4,000, P2, 8,000. Ilan daw ang distance nito, class? 9 feet. And then, yung P3, 6,000, 18 feet. So, mas malayo pala ito. Parang ganyan. P3, 6,000. And then, 18 feet. And then, after that, class, no, ang gawin natin, kunin natin yung resultant load and then yung location niya. So, sa tingin ko class yung resultant niyan. So, since ito yung gitna. So, mga siguro ang didetail class. Na. Kung mali ka naman ng drawing, edi ayusin mo na lang once na makuha mo yung exact location. Basta ang didetail yung resultant ko. Which is equal saan? Sa 4,000 plus 8,000 plus 6,000. So, that is for a total of 18,000 pounds. Okay? So, kukunin ko yung distance niya, no? From, with respect dun sa, ano, location ng wheel 3. So, let's say, X ito. So, gagawin ko, mamoment ko yung lahat ng loads dun sa 3. So, by taking moment at P3. Okay, mamoment tayo sa P3 so that yung 4,000, ang moment arm nito is 27 and then plus 8,000, the moment arm is 18. So, dapat equal yun sa moment ng resultant load times the moment arm is x. Okay, so solving for x, ilan yan class? So, 18,000 x now equals. So, sagot is 14. Okay, which is tama naman. Logical naman yung naging drawing ko. So, lagay natin yung mga total distances nila. So, this one is 14. So, 14 and 18 ito. So, this one is 4. And then, this one is still 9. Okay? So, once makuha na natin yung mga distances for the maximum moment. So, isa-isayin natin yung analysis. Let's say, analyze natin itong wheel 1. Okay? Pero sabi ko nga class, kadalas na nag-govern yung maximum moment is under dun sa ano, pinakamalaking load. Pero para sure tayo class, analyze na lang natin sila one by one. Okay? So for M1 max, so ang gagawin natin, M1, kukunin natin yung ano, P1, consider natin yung P1 pati yung resultant. So yung gitna nila, so 9 plus 4, 13 yun, no? So therefore, ang distance nila, yung midpoint nila is ano, divide by 2, 6.5. So, gawin natin yung gitna nila. Lagay natin dito center line. Okay? So, sabi natin 6.5, no? So, ito yung P1. So, the distance is 6.5. And then, and dito yung resultant na ang distance is 6.5 din. Okay, medyo not drawn to scale lang yung ano ko, no? Kasi medyo napalaki ko. Pero okay na yan, no? So, 6.5, 6.5. So, that is 13. So, dito may matitira pang 14
So, imagine nyo na lang class, kunwari drone to scale to ha. Kunwari na lang. So, ito is P3. So, ang distance nito is 14. Tama ba? Tapos, di ba, yung distance ng P2 sa resultant is 4. So, kung 6.5 to, so, nandito yung P2. Which is, ang distance dito is 4, dito is 9. 13. Tapos, ito 14. Ngayon, check natin kung logical ba, kung pasok pa ba yung lahat ng gulong. Kasi possible yung etong build 3, nasa labas na siya or di kaya. No? So, check natin kung logical. Paano ma-check? Kunin natin to. So, kung 22 to, 6.5, 14. Ilan matitira dito? So, that is 22 minus 6.5 minus 14. So, positive 1.5. So, sabihin, pasok pa siya. No? So, ang distance dito is 1.5. So, about dito? So, kung 22 yan, 6.5 to. So, this one is 15.5. Okay, so not drawn to scale. So, lagi ko dito, this one is 4K, 8K, 18K, saka 6K. No? Okay. So, let's say it is point A, B. So, meron mga reaction. RB. And then RA. Okay, ngayon, dahil ang ginawa natin, yung consideration natin is P1 saka yung resultant load. So, therefore, kukunin natin moment is under P1. So, that is M1 nga, diba? So, therefore, kakat natin to later on. So, ano kukonsider natin class? Right side, left side. So, mamaya, ano kukonsider natin yung left side. So, dahil kung left side ang kukonsider natin, edi yung RA yung kailangan kong isolve. So, para makuha yung RA, magtake ako ng moment sa B. Equals 0. So, by taking summation of moment at B is equal to 0, considering clockwise moment is positive, so that RA moment arm is 44. And then, ito na lang resultant ng imo-moment ko class, imbis na tatlo. So, minus yung resultant na 18,000. Ilan yung moment arm nito class? So, 14 plus 1.5, which is 15.5 is equal to 0. So, therefore, RA now equals... Okay, so sagot is 6340.909 pounds. Okay? So may RA ka na ngayon class. No, consider na natin tong cutting section natin sa left. So dito is merong 6340.909 pounds. So dahil ito yung cutting point natin, lalabas dyan yung internal moment. So positive direction. So this one is M. 1. Okay, so mag-take tayo ng summation of moment at point 1 is equal to 0. So, considering clockwise moments positive. So, mag-moment ito. Ano ba distance? 15.5. So, ito magiging 6340.909. The moment arm is 15.5. And then minus ito, counter M1 is equal to 0. So, ilan ngayon na M1, which corresponds dun sa maximum possible value ng M1. So, ilan ang sagot? So, 98,284.09. The unit is pounds and then foot. Okay, so ito na yung M1 max. But doesn't mean na yan nga yung final answer. Okay, so next is consider naman natin no yung load P2 saka yung resultant load. So para masolve natin yung M2 max naman. So for M2 max, so ito naman kukonsider no. So yung git, kung 4 sila, ang gitna nila is 2. Okay, so drawing natin. So habaan ko lang. So ito yung center line. 22. Okay, so hindi pala nakikita. Ayan, no? So, consider natin itong P2 saka yung resultant. So, yung P2, lagay natin siya dito. 2 meters to the left. P2. Ito is 2. So, therefore, to the right, 2 ulit. Pero yung resultant naman to. So, this one is 2. Okay, tapos 14. So, lagay tayo dito 14. Let's say, hindi dito yan.
P3. So this one is 14. And then to the left ng P2 may 9. So lagi ko dito. P1. And then yung distance nito is 9. No? So 9. Ito yung 4. Ito yung 14. Okay, so check natin kung logical. So kung 2 to 14 ito, ilan yung dito class? So 22 minus 2 minus 14. So this one is 6. So dito class. So 22 minus 9 minus 2. This one is 11. So logical na. Sabihin, pasok lahat ulit ng wheels natin. Okay, so ito yung RA. Ito yung RB. So ang gagawin natin, di ba? Mag-moment tayo under dun sa load P2 para makuha natin yung M2 max. So, therefore, kakat natin to. And then later on, anong ko-consider mong side? Is it yung left or yung right? O, bahala ka class. Ako pipiliin ko ito na lang left. Okay, dahil kung left ang gusto ko, edi kailangan ko ulit itong RA. Okay? So, to solve for RA, we take summation of moment at B is equal to 0 considering clockwise moments positive. So, clockwise ito, RA, the moment arm is 44 minus, ito na lang resultant. Minus yung resultant, yung moment arm niya is 14 saka 6, so 20 equals 0. So, RA times 44 minus, ilan yung resultant? So, since lahat sila is pasok, so this one is yung 18,000 pounds kanina. Okay? So, 18,000 times 20 is equal to 0. Ilan ngayon ang corresponding RA? So, 18 times 20 divided by 44. So, sagot is 8181.8181 and so on. So, pwede na yan. Okay, so pounds. So, pag may RA na tayo, consider natin yung left section. So, lalabas din is parang ganito. So, ito yung RA, which is 8181.818. And then, sa left cutting section natin, meron P1, di ba, na nage-exist? So, ilan yung P1? 4,000. Okay, define natin yung mga distances. No? So, dito tayo, nasa 2. So, this one distance nito is 9. Ito is 11. Tapos, palabasin natin yung positive bending moment na pag ganito. So, this one is now yung M2. Okay? Internal moment dun sa cutting point natin. So, now we take summation of moment at point 2 na is equal to, so, at point 2 is equal to 0 considering clockwise moments, positive. Okay? Mag-moment tayo dito, class. So, ito mag-moment positive, clockwise. So, 8181.818. The moment arm is 20. And then ito, counter sa minus 4,000 times 9. And then ito, counter ulit, minus M2 is equal to 0. So, solving for the value ng M2, which now corresponds dun sa ano, maximum possible value ng M2, that is now how much? Okay, so sagot is 127,636.36 pound foot. Okay? So, yan na yung pinakamalaking value ng ano, moment under sa load 2, P2, no, upon traveling dun sa beam natin. So, 127,636.36. So, next is yung sa ano naman, consideration naman ng P3 saka yung resultant. So, in that case, that is 4. Ang makukuha natin is yung moment under sa load 3. So, that is M3 max. Okay, so, drawing ulit natin siya. So, somewhere here, yung center line. So, 22 center line. So, locate natin yung midpoint between resultant saka yung P3. So, 14 to 7. So, lagay ko dito yung 7. Yung P3. Tapos, to the left is 7 din. Yung resultant.
Tapos saka natin ipasok yung iba pang load. So itong P2, 4 to the left nung resultant. So 4. So ito, 9. Tama. To the left. So try lang natin, oh, just in case. Kunwari, pasok pa siya. Imaginin mo lang class. Okay, so pasok natin. So ito yung P2, ito yung P1. Gets ba? So 7, 7, and then ito 9, 4, ito is 9. Okay, ngayon check natin kung logical yung magiging mga distances dito, no? So sa case na to, kung 22 ito, ito 9, 4, 7. May matitira pa ba dito, class? So 22 minus 9 minus 4 minus 7. Ah, meron pa, class, no? May natira pa ang positive 2. So not doon to scale lang ako, pero dito meron pang positive 2. So 9 plus 4 plus 7, so 20 lang yan. So may matitira pa ditong 2. So pasok pa tong load P1 na hindi pa siya nanganganib. Kasi kung sakaling hindi na siya pasok, lalabas natin siya, tapos mababago yung analysis, no? Ito na lang, mababago rin yung resultant. Pero dahil hindi naman ganun nangyari, so huwag natin isipin muna yan. Okay, so dito class, so kung 22 to 7 ito, so 22 minus 7, okay, 15. Okay, now ready na tayong magkuha ng mga reaction. So this one is RA, this one is RB. So ang gagawin natin, since ang kinukuha natin is M3, yung moment under sa P3. So kunin natin to, and then cut natin tong P3. And then ang kukonsider mo, yung left or yung right class. O, oh, doon naman class yung right, no? Consider natin yung right. So therefore, kung right, kunin natin tong RB. So therefore, to solve for RB, we take summation of moment at A is equal to 0, considering clockwise moments positive. So ito na lang imo-moment ko yung resultant. So yung resultant, ang moment arm niya is 2 plus 9 plus 4. Ilan yan? So 11, 4, 15. Okay. And then ito is counter sa minus yung RB. The moment arm is 44 and then equal sa 0. So yung resultant is equal sa anyan class. So since pasok pa lahat ng load, so therefore equal lang siya dito sa 18,000. Okay, so therefore 18,000 times 15 minus RB times 44 is equal to 0. Ilan ngayon ang RB? So sagot is 6136.36 pounds. Okay, so pag may RB na, ready na tayong kunin yung maximum moment under sa load 3. So considerin yung right. So dito mayroong 6136.36 pounds. So ang distance nun is 15. So dito, dahil kinat natin yung lalabas din yung internal moment. So positive direction is pag ganito, that is M3. So now we take summation of moment at point 3 is equal to 0, considering clockwise moments positive, para makuha na natin to. So therefore M3, and then ito counter, so minus 6136.36 times the moment arm is 15, and then equal sa 0. So now solving for M3, which now corresponds dun sa maximum possible value ng moment under dun sa load 3. So ilan yan class? So time is 15. So that's a good is 92,045.45 pound foot. Okay, no? Medyo mahaba yung solution. Ngayon class, nakuha na tayo ng tatlong moments, no, under dun sa tatlong load wheels natin. So para sa wheel 1, 98,284. Para sa wheel 2, 127. Para sa wheel 3, 92,045. So therefore, ang tinatanong yung maximum, diba? So therefore, ang maximum moment ngayon is yung pinakamataas sa tatlo, which is itong 127. So yun yung sagot. 127,636.36 and then pound foot. Okay. So maximum moment pa lang yan. And then doon naman tayo sa isa class, yung maximum shear.
So, paano yung maximum shear? I gagawin natin, di ba? I-locate ulit natin yung resultant load nearest dun sa support. So, considering itong loading diagram, or loading na to, so this one, in distance niya from the leftmost end is 13. Dito is 14. So, mas malapit siya sa left, no? So, therefore, kung mas malapit siya sa left, ang gagawin ko, itong load na to, ilalagay ko siya dun sa ano, left side. Okay? Para makuha yung maximum value ng RA, which corresponds dun sa maximum shear. Okay, so gawin natin yung class. So, ang gawin natin, i-locate natin siya. So, let's say, ito yung ating beam. So, sabi ko, ito, ilalagay natin siya dito sa pinaka-left. So, if this one is 44, so, dito natin ilalagay yung P1. Nandito yung 9 meters, which is yung P2. Tapos, 4 meters, which is yung resultant. And then 14, or no, hindi pala meters, no, sorry, feet pala. So dito is yung P3, which is 14 feet. Okay, mas malapit siya sa left. So dito is merong RA, and then dito yung RB. So ito na yung pinakamalapit na orientation na pwedeng ma-attain at yung resultant load na to, na malapit siya dun sa support, no? 13 feet distance niya. So, dahil mas malapit siya sa RA, so therefore, yung RA corresponds nga sabi ko dun sa maximum shear. So, to solve for the RA, we take summation of moment dito sa B. So, kung 9, 4, 14 ito, ilan matitira dito, class? So, 44 minus 9 minus 4 minus 14. So, dito matitira pala is 17. Okay, so solve natin itong RA. We take summation of moment at B is equal to 0 considering clockwise moments positive. So RA, moment arm is 44. And then minus, so imbis na tatlo yung moment ko, ito na lang resultant mo moment ko yung R. So 14, 17, that is 31. So equals 0. So RA, 44 minus yung resultant is 18. Na 18 ang resultant since all loads is nasa span. So, 18,000 times 31 is equal to 0. So, therefore, RA, which now corresponds doon sa ating maximum shear, equal yun sa an class. So, equal siya sa 12,681.82. And then pounds, no? Pounds kasi yung mga units. Okay, so ito na ngayon yung ating maximum shear. Okay, so sana gets yun, no? So let us check now, class, kung correct yung mga values na nasolve natin. So for the maximum moment, we have 127,636.36, and then for the maximum shear, we have 12,681.82 pounds. Okay? So, ayan, no, yung last sample problem natin is sa next video presentation ko na siya ipoprovide. So, thank you guys for watching and God bless.